Good afternoon, everyone. Kamusta kayong lahat? So it's a Monday and we are going to start a new series today. It's about a series of the life of Jonah. So it's titled, Don't Be a Jonah. So kilala niyo ba si Jonah? Jonah, si Jonas. Yung anong pinaka naalala niyo about sa life ni Jonas? Diba si Jonas was a prophet? Jonah was a prophet. He was asked by God to go to Nineveh to warn the people to repent, or else he will place destruction there. So si Jonah hindi sumunod, di ba? Ito yung kwento nito eh. Si Jonah hindi sumunod, tapos instead na sumunod siya, pumunta siya sa, sumakay siya ng boat papunta sa Tarshish para hindi nga siya sumunod, ayaw niya pumunta sa Nineveh. Alam niyo ba kung bakit? Well, today, in this series, we will be talking about the life of Jonah. At kung ano yung bakit ko siya inano na, don't be a Jonah. Makala natin si Jonah, okay, ganun. But today, this week, we will complete pag-aaralan natin ang todo. Kung ano ba talaga ang buhay ni Jonah? Ano ba siya? Anong nangyari sa kanya? Anong meron siya? Na bakit ko tinitle to ng Don't Be a Jonah? Okay? So, before we start this devotion today, let's pray muna. Okay. Father in heaven, we praise and thank you for your words today. Salamat, Lord, and for giving us a new life. Yung mismo lang, Lord, na the mere fact that we're still alive, breathing, and safe is a real blessing. Panginoon, help us to be mindful or to count this kind of blessing, Lord God. Hindi lang yung mga blessing na malalakihan o kung ano mang blessing na gusto namin tingnan. But Lord, everything na binibigay niyo sa amin, we actually don't deserve it, but Lord, you have given it to us. Lord, sa pag-aaral namin ng iyong salita, let it be your words, not mine, ang aming matutunan today. Speak through me, Lord. At sana po kung ano yung mga bumabagabag, hihinder sa amin para lumapit sa iyo, tanggalin niyo po ito. Let us be able to worship you and study about you. And Lord, take off all this unnecessary sins, Lord God, that is in our heart. Help us to live a life in accordance to you. And let us learn from the life of Jonah. In the name of Jesus we pray. Amen. Okay, so Jonah. So Jonah is a book in the Old Testament. No? And there are 4 chapters in this book. So yun nga, yung pagkakaalala natin kay Jonah. Si Jonah kasi yung inutusan, pumunta sa Nineveh para i-warn yung mga people doon. Pero hindi siya sumunod. Alam niyo ba bakit hindi siya sumunod? Okay, our verse for today is found in Jonah chapter 4, verse 2. So, basahin ko ha. Jonah chapter 4, verse 2. He prayed to the Lord. Isn't this what I said? Lord, when I was still home, that is what I tried to forestall by fleeing to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. So, ito yung reason kung bakit ayaw ni Jonah sumunod sa Diyos. Diba? Instead na pumunta siya sa Nineveh, pumunta siya sa ibang way na sobrang parang pinaka-opposite na way. Pupunta sa Tarshish. Pero ano nangyari? Diba? Nagkaroon ng bagyo at hanggang sa point na tinapon siya, kasi siya na mismo nagsabi na ihagis na siya sa dagat. No? Kasi dahil sa kanya, kaya nagkaroon ng bagyo. So, hanggang sa tinapon siya sa dagat and kinain siya na isang whale, balyena, na fish, nakalagay sa Bible, fish, oh, siguro ano bang mga whale ito. And the thing is, nandun na siya sa, sa tiyan ng fish, akalain mo doon siya niluwa sa Nineveh, kung saan siya pinapupunta ni Lord. Ano ang reason ni Jonah? Ito mismo, dito sa verse 4 and 2. Sabi niya, Lord, alam ko naman na you are slow to anger and abounding in love. Kasi, galit siya sa mga taga-Nineveh. Siya ay, yun ang word natin for today, sa outline natin na Jonah, ang letter J stands for judgmental. Kasi he judges, gusto niyang parusahan yung mga nasa Nineveh. Kasi Nineveh at that time talaga sobrang mga grabe mga tao doon. Yung mga tao doon, no? Yung mga tao doon, tawag dito, nag-ano sila? Pag may mapapatay sila o may mga kalaban sila, inilalagay nila yung mga ulo doon sa gate nila, doon sa pagpasok ng lugar nila para ipakita kung gaano sila ka-strong, kung paano sila, grabe sila mag-treat ng mga kaaway. Kaya yung mga, si Jonah, gusto niya maparusahan itong mga taong to. Kaya ayaw niya sumunod sa utos ng Diyos. Dahil
pag sinabi niya yun, tsaka hindi mapaparusahan itong mga taga Nineveh. So, yun, sabi niya dito, Lord, you're abounding in love, a God who relents from sending calamity. Alam ko naman, Lord, na pag nag-repent yung mga yun, hindi mo paparusahan yung mga yun eh. Hindi mo itutuloy yung destruction na gusto mo mangyari eh. So, kaya ayokong pumunta sana doon. Diba? Tingnan mo to. And the fact, kung pabasahin niyo tuloy-tuloy, mag-aano siya. Talagang sabi niya, take off, patayin mo na lang ako. Ganun kagrabe yung judgment niya para sa city niya. Ganun kagrabe ang galit niya para dun sa city niya. Now, let me ask you. Napakabigat itong tanong na to. Huwag kang judgmental. Okay. How many times did you react based on how you judge a person? Ginudge mo siya, wala namang kwenta yan, mahina yan, ganun-ganun, kung ano-ano na sinabi mo. Yan si Cray, wag natin ano yan kasi wala namang kwenta yan, mahilig pa rin magbarkada, mahilig pa rin ng kung ano-ano, hindi pa rin naman ano yan. There's one person na I'd like to open up sa inyo kasi naging controversial yung nangyari sa kanya. If you know Rabbi Zacharias, I actually liked him as a preacher kasi talagang apologetic siya, talagang grabe siya kung sumagot. Ang knowledge niya about the Bible is so deep. Ang dami niya mga philosophies na about the Bible, talagang defending the Christian faith. Apologetic siya. Then, after nung namatay siya, God worked in him in his life. Actually, ang dami kong tapos nung namatay siya, biglang nagsulputan na may mga may pagka-maniac pala siya. Marami siyang parang mga pangalan nito. Basta may mga advances siya sa mga babae, ganun-ganun. Ang akin lang, parang kawawa naman yung tao dahil hindi niya ma-defend na sarili niya. Nagsilabasa na, siguro sinabi din ng mga ng ministry niya na ganun, may problema. You know, ako, I don't want to judge him. Malamang yung mga tao na nag-judge na ay, grabe pala to si Sakai. Kasi yung mga books na niya, o yung mga niya, tatanggalin daw sa records nila eh. Dahil nga, yung sa mga reklamo ng forward, na ganun nga ginagawa ni Ravi. Para sa akin kasi ganito eh. God will use imperfect people. As long as you're willing to be used by God. It doesn't mean, hindi naman kailangan na ikaw yung perfect na tao, wala kang kasalanan, ikaw yung pinakamabuti o hindi ka nakakagawa ng kasalanan para gamitin kanya eh. God will use people who are willing to be used. Ravi Zacharias' ministry has gone through a lot, no? Ang dami niyang napuntahan, magpunta siya sa ibang lugar, ginamit talaga siya ng Diyos. Sadly, may mga problema pa rin siya. But that doesn't give us a right to judge him because of what he's done. Only God will be able to judge him according to that. Remember that the holiness of God is not through our good works, but through His Son, Jesus Christ, that is manifested in our lives. If he has problems, if nagkaroon siya ng mga problema, who am I to judge about that? Allow God to judge him according to how God will deal with him. So palagay mo ba, if you will crucify him, if you will judge him, if ano gagawin mo, is that the same way God will treat him? Ako, naano lang ako kasi tayong mga tao talaga. Madalas marami tayong gustong gawin, marami na dapat tayong nagawa. Because we judge things differently, because based on how we see things, based on our perception, based on our attitude, and based dun sa kung sino yung klaseng tao niyan, nagbabago lahat. Bakit ang title nitong series natin is Don't Be a Jonah? I'm saying, huwag kang judgmental. May mga nangyari sa akin na, alam mo, yung mga tao na dati, yung mga awayaw ko, mga feeling ko, walang kwenta, alam mo, makikita mo sila booming, okay silang lahat, parang ako pala yung walang kwenta eh. The mere fact that you're judging others means that you're so insecure about your life, yourself. You think so highly of yourself. You think that you play God. Only God can judge. I'm not saying na yung mga trabaho na judge talaga. Kasi iba na yun. Criminal cases yun, mga ganun yun. But to judge someone because hindi naman siyang maayos manamit. O kaya, ako kunin ko ninong yun kasi guwapo, may tsura kahit sa ano nga eh, di ba, sa tawag dito sa yung elections, pagwapo last election talaga, sabi ko grabe ah, parang pagwapuhan, pagandahan ah, para manalo ka sa election ah, kasi we judge things on how we see things. Minsan pag ayaw talaga natin dun sa, pansinin mo, pag ayaw mo yung tao, pag ayaw mo talaga dun sa tao, kahit anong kabuti, kahit anong
gawin niyang tama, mali pa rin para sa'yo. For example, nag-donate siya, nagbigay siya, ganun. Pakitang tao lang yan. Pero yung, kung yung kaibigan mo yon nag-donate, hindi, ang mabait talaga yan, magaling, ano talaga yan. You see, kasi we love to judge others. And that's what we need not do. Sabi nga ni Jesus, don't judge others so that you will not be judged. And the pain that this caused Jonah is parang willing na siya magpakamatay dahil sa galit niya para dun sa mga because of his judgment. My friend, don't be a Jonah. Don't judge others. Let God do His job as a just and perfect judge. Let Him be. Let Him do what He wants to do. Mawawalan ka, mababawasan ka ng tinik. Tandaan mo to. Mababawasan ka ng tinik na inaano mo, lahat yung galit mo sa ibang tao, as long as you give it and surrender it to God, mawawala yun. And pag nabawasan ka ng tinik, napakasarap na pakiramdam yun. I used to judge others a lot. Kaya nga dati, napakasnabero ko eh. Snabero talaga ako. Pag wala kang maidudulot na mabuti sa akin, wala akong pakialam sa'yo. Ganun ako. Right now, God is somehow changing me to lahat, kahit sino ka pa, I'll try to help out. Lahat kung ano ka pa, sige, may makuha man akong kapalit or not, I'll try to do what I can. Tandaan mo, don't be a Jonah. Don't judge other people. But instead, do whatever it is that you can to help them out. What if Jesus and God judged us based on how we are? We are all sinful. Lahat tayo, no one is found to be holy. Wala, kahit walang isa na walang kasalanan. E kung ginas niya tayo lahat, malamang wala tayo ngayon. Malamang lahat tayo patay na. Malamang lahat tayo lumalangoy na sa impyerno. But you see, God didn't judge us based on who we are, but based on how He loved us. My friend, we don't deserve to have a life like this. We don't deserve for Jesus to die on the cross for our sins. We don't deserve that. But it's because of the abounding grace of God. Kaya nangyari ito. So who are we to judge others? Who are we to gain that right? Nakakalungkot nga eh. May mga religion pa. Ito nga nakakalungkot. People will say that they are Christians, but they're not acting like one. Ang sabi, hindi, Christian, pero pag nakita, ayun naman si ano, napaka-babaero talaga yun. Ayun, si ano, naku, ayun na naman, landi-landi talaga. Yung mga tipong ganun. My friend, do they care about what you think? Just focus on your life. Focus on God. Don't be judgmental, and it will take off a lot of stress. Don't be a Jonah. Let's pray. Father in heaven, we praise and thank you for your word. Salamat, Lord, that we're learning about the life of Jonah. Huwag namin gawin ito. Although Jonah was one of your prophets, Lord, but he showed different judgmental attitude pagdating po sa inutos niya sa kanya sa Nineveh. Yeah, let, Lord, your will has still been done. Tumakas man kami, lumayo man kami sa'yo, Lord, but kung ano man po yung plano niyo sa amin, yun ang mangyayari. Panginoon, I pray. That you continually work in our lives so that we will be able to learn to love others as ourselves, to learn to just look at you and not the faults of the others. Panginoon, I pray that this whole week you carry us through sa mga gagawin namin, sa mga trabaho namin. Kayo lang po nakakaalam, Lord. Lord, we are here. We present ourselves as an open vessel for you to use. Use us according to your glory. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Okay, well, thank you very much for watching. I hope that you'll stay with me so as we study about the life of Jonah. 10 minutes lang to. Sumasobra ng konti, no? Pero dahil may mga segue. But I hope that you'll learn. Okay, we'll learn a lot. Actually, we will learn a lot from the life of Jonah. God bless you and have a great day. A week ahead. Bye-bye.